آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية. Tumago po tayo sa tinatawag na pangalawang katangian ng Diyos. Ang pangalawang katangian po ng Diyos, sabi po, Allahus Samad. Pag sinabi pong Allahus Samad, ang Diyos ay self-sufficient. Siya po ay walang pangangailangan. Yan po ang pangalawang katangian ng Diyos. Kapag ang Diyos yung kinikilala, walang pangangailangan, tunay. Nakilala niyo ang tunay na Diyos na nag-iisa. Pero, pag ang Diyos yung kinikilala, may pangangailangan nung mapagod, nagpahinga. Nung magutom, kumain. Nung mauhaw, uminom. Nung inantok, natulog. Abay, may pangangailangan yan. Hindi Diyos yan. Hindi Diyos yan. Dahil ang tunay na Diyos, pangalawang katangian niya, walang pangangailangan. Yan po ang katangian ng Diyos. Wala siyang pangangailangan. Pero si Jesus Christ, inuulit ko po, si Jesus Christ, ayon sa Biblia, ayon sa Quran, nung magutom kumain, lakas kumain. Nung mauhaw, uminom, pinainom. Diyos ba yan? Diyos ba yan? Nung mapagod, umakyat sa bundok, nagpahinga. Di po ba? Eh doon sa bangkangan, natutulog eh. Pag natutulog yan, nangangailangan ng tulog yan. Hindi po Diyos yan. Common sense dictate, hindi Diyos yan. Dahil ang tunay na nag-iisang Diyos, walang anumang pangangailangan. Ngunit masakit, kapatid na Abdullah eh. Yes. Nakausap natin ng maraming pare, maraming pastor, maraming mga ministro. Mm-hmm. Nakakabigla ang aral nila eh. Mm-hmm. At nakakapangilabot sapagkat matinding pang-insulto ang ginawa nila sa Diyos. Talaga? Yes. At sa kanila isinesermon pa sa kanilang mga simbahan, sa kanilang mga pagsamba, mm-hmm. sa kanilang mga ikangay fellowship. Sinasabi ng mga pare, pastor at mga ministro. Kasali ka yata doon nung nangaral na ganyan. Siguro nga. Ano sabi nila? Nilikha daw ng Diyos ang langit at lupa noong unang araw. Mm-hmm. Pangalawang araw ang mga kabundukan at mga karagatan mm-hmm. at kalupaan. Pang-apat na araw ang mga hayop na gumagapang at lumalakad sa lupa. Mm-hmm. Panglimang araw ang nilikha daw ng Diyos ang mga ibon na lumilipad sa himpapawid at iba pa ang mga hayop mm-hmm. at isda. Ika-anim na araw, sabi ng mga pare, pastor, nilikha ng Diyos ang tao. Tao? Opo, tayong mga tao, ang unang tao si Adan at si Eva, noong ika-anim na araw. Mm-hmm. Ito po ang nakakapagilagot sina inaaral ng ating mga kababayang mga pare, pastor at mga ministro. Bakit nakakakilabot siya, Asad? Kanilang ininsulto ang Diyos dahil sabi nila, noong ikapitong araw daw, ang Diyos ay namahingang. Ha? Nagpahinga. Naku! Nakakapagilabot, kapatid. Pinagpahinga ang Diyos? Yes. Nangailangang magpahinga ang Diyos? Diba, nakakatakot. Bakit? Eh. Napagod ba yan? Lumalabas ang Diyos, may kahinaan. Kung napagod ang Diyos? Tiyakan. Dahil bakit magpapahinga ang Diyos? Pag ang Diyos nagpapahinga, ibig sabihin yan, may limitasyon ang kanyang kakayahan. May kahinaan! May kahinaan! At kapag may kahinaan, katulad ng tao, darating ang panahon, bilhin mo, yung ikaw lamang ay mag-construction sa isang kumpanya. Mm-hmm. Mag-overtime ka, kapatid. Construction mm-hmm. yan na maliit na building o kaya bahay. Ayun, pagod ka dyan. 16 hours, ha? Pagod ka dyan. Mag-overpatig ka. Paano kung i-construct mismo ang kalawakan yan? Ang mundo mismo. Ang lawak niyan! Ang paglika ng mga bituin. Oh, grabe! Ang paglika ng lahat ng mga bagay nito ay mapapagod nga ang Diyos. Sigurado, ma-overfatigue. Eh kung may kahinaan na, hindi overfatigue. Eh pag na-overfatigue ang Diyos, delikado, baka ma-hospital yan. Nako! May nasaan ako, St. Luke. St. Luke's? Oh, ay, maganda yan. Okay. Eh paano kung sa PGH, pipila pa yan? Nako, eh kung walang pambayad. Walang PhilHealth. Nako, wala pang PhilHealth. Nako, yari. Kawawa, bayayari ang Diyos. Kung ang Diyos ay may kahinaan. Kung siya'y may kahinaan at nagpapahinga. Kawawan Diyos naman yan. Napakalaking insulto yan, kapatid eh. Oo naman. Kasi sabihin mo ay nagpahinga. Bakit? Hindi lamang insulto yan sa mga taong nagsasabi nito eh. Kundi lalong higit na insulto sa kanila. Kanila, sa inyo na mismo. Naniniwala na ang Diyos ay nagpahinga nung igupitong araw. Allahu sa anong paraan? Yes. Dahil kung ang Diyos ay nagpapahinga, kapatid, sila yung mas delikado eh. Baka dumating yung panahon na kakailanganin na nila ang Diyos. Oo nga naman. Tatawag na yun sila sa Diyos. At sa pagtawag nila ang Diyos nagpapahinga, tutugon kaya ang Diyos? Kutusan sila niyan. Oh. Kita mong nagpapahinga ako, tawag ka ng tawag. Yung nasasabihin ang Diyos. Kita mo, nagpapahinga ako, tawag ka ng tawag. Mamaya na yan.
Ito po ang sabi ng Biblia, kapatid, eh. Kontra doon sa sinasabi ng mga pastor at mga paring yan, eh. Meron ba, Yasa? Opo, eh. Ganito po ang sabi ng Biblia mismo, eh. Allah. Baka hindi nila narinig, eh. Mm-hmm. Kaya hindi nila nalaman. Mm-hmm. Ating ipapalam! Kaya ating ipaparinig! Ating yan sasabihin sa kanila ang katotohanan. Basa! Ganito po ang pagkakasabi ng kapatid na Abdullah. Yes. Sa Isaiah, kayo po kung pakitake down doon nila. Sa mga Kristiyano. Ilista niyo po yung mga talata. Mga pare, mga ministro, pakitake down ninyo. Ilista niyo po. Baka naman hindi niyo nabasa ang bagay na ito. Ha? At baka dumating ka pa, may pagkasa pa naman at may buhay, pwede magbalik loob sa tunay na Diyos. Opo na. At namilala sa Diyos na hindi napapagod. Hindi nagpapahinga. Ito po ang sabi kapatid. Kung wala kayong ballpen, kahit lipstick, pwedeng pasulat. At wala lipstick, pwedeng eyebrow. O pwedeng uling. O uling. Okay. Yeah. Okay. Sige, basa. Basa. Ito po ang pagkakasabi. Ito po ang sabi, Isaiah 40, talatang 28. Okay. Hindi mo baga nalaman? Ang ganda, yun. Nagtatanong, eh. Hindi mo baga nalaman? Hindi mo baga narinig? Uy, wala ka bang tutuloy? Kailangan linisin pa nila siguro. Yes. Nila, para nila maintindihan. Yes. Ituloy mo, Shasta. Ang walang hanggang Diyos. Grabe, walang hanggang. Ang Panginoon na siyang may liganan sang kalangitan at sang kalupaan. Allahu Akbar. Hindi nalalata o napapagod man. Grabe. Ang ganda-ganda ng sinasabi. Hindi nalalata o napapagod man. Yan ang tunay na Diyos. Hindi nalalata, hindi napapagod. Kaya sa totoo lang yung binabanggit nila, naaral na ko sa, nung ikapitong araw ang Diyos ay nagpahinga, sa inyong Diyos na lang yan. Ayaw natin ang Diyos na ganyan, kapatid Abdullah. Na nagpapahinga. Dahil baka dumating kakailanganin natin ang Diyos. Istabin tayo. Impact naman talaga kailangan natin sa lahat ng oras. Opo naman. At baka sa sobrang pangangailangan natin, kung siya'y nagpapahinga, baka hindi tayo tugunin, batukan pa tayo. Opo naman. Sa ganang aming mga Muslim, kinikilala namin na ang Diyos ang isa sa katangian niya. Pangalawang katangian niya, na ang Diyos ay walang pangangailangan. Ulitin natin. Hindi na kailangan magpahinga, kapatid Abdullah. Wala siyang pangangailangan. Siyempre naman. Alhamdulillah. Sabi ng mga pare, pastor, nung ikapitong araw matapos din kayo dito, sa loob ng ayon na araw ang kalangitan at ang kalupaan, pati ang tao, tayo ang mga bundok. Lahat. Ang Diyos ay nagpahinga. Hindi ganyan ang sinabi ng Quran, eh. Allahu. Hindi ganyan ang sinabi ng tunay na Diyos. Allahu. Ito ang sinabi ng tunay na Diyos sa chapter 50 verse 30 ng Quran. Quran naman. Ito po ang sabi sa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lakad galang nasamawati wal ard wa ma bainahuma bi sittati ayyamin wa masana min lugub. Sadaka na po. Iliwan natin sa mas madaling maunawaan. Naintindihan niyo po ba? Ito ang sabi ng tunay na Diyos. Liwat natin, apo. Sa wikang Tagalog, sabi ng tunay na Diyos, nilikha ko ang kalawakan, ang planeta, ang sandaigdigan, ang bundok, karagatan, halaman, hayop, tao, sa loob ng anim na araw. 6 days! Ni katiting na pagod, hindi ko nadama. Allahu Akbar. Iyan ang tunay na Diyos! Walang kapaguran, walang pangangailangan. Nakita niyo po, sa Quran, maging sa Biblia, sila po'y parehong nagsasabing ang Diyos ay walang pagkapagod. So, hindi po katotohanan yung binabanggit ng ibang mga mananampalataya na ang Diyos noong ikapitong araw ay nagpahinga. Sa totoo lang po, ano po? Sa totoo lang, yung mga bagong versyon ng Biblia ngayon, binago na yun, eh. Kasi, natanto nila, na-realize nila yung mali, maling-mali, na iugnay sa Diyos na siya ay kailangan magpahinga. Dahil ang tunay na Diyos ay talagang walang pangangailangan. Kaya sa mga bagong version ng Bible ngayon, tinanggal po yung salita na yun na ang Diyos ay nagpahinga. Ang nakalagay na po ngayon, ang ganda-ganda. Ustaz, ano ba yung nakalagay ngayon? Ang nakalagay na po ngayon, eh, ang ganda po sa talata ng Genesis 3 po, eh, sabi po doon, yes. Nang likay ng Diyos ang langit at lupa sa loob ng anim na araw, ay tumigil na siya sa paglikha. Tumigil na! Stop! It is born. Allahu Akbar. Binago na po nila yung nakasulat na mali na pagkilala sa Diyos. So, sa ganang amin, ang tunay na Diyos, walang pangangailangan. Kung ang Diyos yung kinikilala, tunay na walang pangangailangan, nakilala nyo ang nag-iisang tunay na Diyos. Subalit,
kung ang Diyos ang kinikilala hanggang sa ngayon, may pangangailangan. Ulitin natin, nung magutom kumain, nung manguhaw uminom, ano ba? Nung mapagod, nagpahinga, nung inantok natulog, hindi po Diyos yan. Hindi yan ang tunay na Diyos. Hindi nyo nakilala ang tunay na Diyos. Dahil ang tunay na Diyos, walang anumang pangangailangan. Si Jesus Christ, ang daming kailangan ng panahon niya. Sa totoo lang, may talata sa Biblia, hindi ko makalimutan eh. Sa totoo lang, bilang tao, take note ha, bilang tao, si Jesus Christ, kailangang tuliin. Tinuli si Jesus Christ. According to the Bible, Jesus Christ was circumcised. Tinuli siya, bakit kailangan tuliin? Isa sa pangangailangan po ng tao, kailangan siyang tuliin eh. Kaya ako, nagpatuli ako bilang tao eh. O yun lang po hanapin yung ebidensya, nakakaya, ano po. Ako nagpatuli, bilang tao, kailangan kong gawin yun. Si Ustad, nagpatuli, kailangan yun, bilang tao. Sigurado ako, kayo mga tuli din. Kailangan natin yun. Si Jesus Christ, nagpatuli bilang katibayan na siya ay may pangangailangan bilang tao. Tao, hindi po Diyos. Paliwanag po, ano pa?